Matamis ang ngiti na nakapagkit sa labi ni Alicia na sinalubong ng yakap si Gab. Naisipang dumalaw ni Gab sa bahay ng magulang ng kasintahan na si Roselyn. Matagal na rin nang huli silang magkita at magkausap. Ma, nandyan po ba si Papa? Magalang na tanong ng lalaki sa ginang. Nasa office ang Papa mo. Para namang hindi mo siya kilala na hindi napipirme dito sa bahay. Sagot ng ginang sa kadumiretso sa kusina. Kamusta naman po ba kayo rito? Maayos naman kami, iho. Kahit na masakit pa rin sa amin ang nangyari sa sinapit ni Roselyn. Hindi naman po ako tumitigil sa paghahanap ng katarungan para kay Roselyn, ma. Naupo siya sa silya sa harap ng lamesa. Hindi ka pa ba napapagod, iho? Bakas sa tinig ng ginang ang matinding kalungkutan. Mariing umiling ang binata bago nagsalita. Kahit kailan, hindi po ako mapapagod, ma. 5 taon na, pero hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na makakamit natin ang hustisya sa pagkamatay niya. Maraming salamat, iho. Napakaswerte ng anak ko sa iyo kung nandito lamang siya. Sumigok ang ginang. Agad naman itong dinaluhan ni Gab at masuyong hinimas sa likod. Basta, ma, pangako. Hindi po ako titigil hanggang hindi ko napagbabayad ang may sala sa pumatay sa kanya. Nagtangis ang bagang niya at kinuyo mang kamao. Nakakunot pa rin ang noo ni Mark sa pagkakatitig sa hawak na asul na sobre. Walang nakasulat sa harap at likod. Napapaisip siya na baka hindi para sa kanya ang sulat na yon. Nang makauwi siya galing sa bahay ni Rolaine, bigla na lamang niya nakita ang sobre na yon na nakaipit sa gate ng bahay niya. Sa tawag ng kuryosidad, binuksan niya ang sobre. Mabilis na pinasadahan ang nakasulat na kung hindi siya nagkakamali ay isang invitation letter. Dear Mark McFadden, good day. Sorry for the disturb, but I wanted to invite you to be one of my guests on my upcoming birthday celebration on Sunday, 8 p.m. Hope to see you in MCM Mansion. Your neighbor, Maria Carmela Magdalena. Pagkatapos basahin ang invitation letter, ay tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula sa bintana ng kwarto niya, ay tanaw doon ang malaking mansyon. Nagtataka siya kung paanong magkakaroon ng party sa ganoong itsura ng lugar. Pasado 5:00 ng hapon nang bumiyahe pa uwi si Mark. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Gab. Sabay daw silang dumalo sa kapitbahay na may pagtitipon. Ang totoo, nawala na yon sa isip niya. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na magkakaroon ng pagdiriwang sa tila inabandonang bahay na yon. Duda niya na baka may nang titrip lang sa kanila na mga kapitbahay. Pagpasok ng kotse ni Mark ay halos mapanganga siya sa gulat nang matanaw ang kumikinang na malaking mansyon. Pinalinis siguro ng may-ari sa isip niya. Sabagay, hindi naman yun imposible, lalo na kung 1 linggong nilinis ang buong bahay. Nang makarating sa bahay si Mark, dumiretso siya sa kwarto at ipinahinga ang pagal na katawan. 7:00 ang simula ng party sa mansyon, pero naisip niya na magpalit ng kaunti. Napagod kasi siya dahil gumala sila ng anak noong tanghali at hapon na silang natapos sa panunood ng sine at pamimili ng mga laruan na gusto nito. Naalala niya ang asawa na si Jessie. Ramdam niya na malungkot ang anak, pero hindi yun nagsabi ng saloobin sa kanya. Hindi naman niya inilihim sa anak ang estado nila ni Jessie. Maagap na bumangon si Mark nang tumunog ang cellphone.
Upungas-pungas na kinapa ang cellphone at sinagot ang tumatawag. Hello pare, malilate lang ako sa party. Tinawagan ko si Rolaine. Sabay raw kayong pumunta sa malaking bahay at nahihiya daw siyang mag-isa na pumunta doon. May importante lang akong inaasikaso. Tinig ni Gab. Sure pare, kita na lang tayo doon. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, tumayo na si Mark para maligo. Pagkaabot ng invitation card sa lalaking nasa labas ng bahay, ay itinuro na pwede na siyang pumasok. Katabi si Rolaine ay ramdam nila ang pagkailang dahil sa mga nakikitang magagarang ayos ng kabuuan ng bahay. Idagdag pa na halatang may sinasabi sa buhay ang mga bisita na naroon. Nang makapasok sa loob ng mansyon, nadagdaga ng ilang na nararamdaman nila. Nagtinginan sa kanila ang halos lahat ng bisita. Nahihiyaman ay pinilit nilang ngumiti at bumati ng magandang gabi. Inilibot nila ang paningin para maghanap ng mauupuan. Parang magkakakilala sila rito, bulong ni Rolaine. Napansin mo rin pala? Tara, doon na lang tayo oh. Turo ni Mark sa isang lamesa na may apat na upuan. Habang nakaupo ang dalawa, patingin-tingin sila sa paligid. Ang iba ay masayang nagtatawanan at nagkikwentuhan sa mga lamesa. Ang karamihan ay mga nakatayo habang may hawak na mga alak at masayang nagtatawanan. Naagaw naman ng pansin ni Rolaine ng bartender na nagmimix ng mga alak. Abala din ang mga waiter sa pagsiserve ng mga inumin at pagkain. Napalingo ng dalawa nang biglang may magsalita kung saan at sinabi na pumasok na ang lahat ng nasa labas na mga bisita. Nakita ni Mark ang lalaking nagsalita ay ang lalaking inabutan nila kanina ng invitation letter sa labas. Nawala ang maingay na tugtog na nagmumula sa malalaking amplifier. Pagkasarado ng pinto ay naglakad ang nasabing lalaki sa gitna ng bulwagang yon. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil taon-taon na hindi kayo nakakalimot na dumalo sa mahalagang araw na ito. Nais ko na mag-enjoy kayo ngayong gabi dahil isang beses lamang ito sa isang taon ginaganap. Marami tayong pagkain. Magpakabusog kayo at pakiusap lang na ang pinto ay sarado na. Bawal na pong lumabas ang kahit sino hanggang hindi natatapos ang kasiyahan. Yun lamang po at maraming salamat. Pagkatapos magsalita ay tumingin ang lalaki kay Mark. Masigabong palakpakan ang namayani sa paligid. Sa paraan ng titig ng lalaki sa kanya ay tila may kakaiba at hindi niya mabigyan ng pangalan kung ano yon. Pagkasabi nito ay tumingin sa direksyon niya. May iba sa mga mata nito na hindi niya mabasa kung ano. Ngumiti sa kanya at tumalikod na. Narinig niyang nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. Tara Mark, kuha tayo ng makakain. Aya ni Rolaine sa lalaki. Mamaya na ako, mas gusto kong magpainit muna. Pagkasabi ay tumayo si Mark at tinungo ang bartender na nakita. Naupo siya sa harap nun at humingi ng alak. Good evening, sir. Nakangiting bati ng bartender. Good evening din. Would you give me screwdriver, please? Ani Mark. Sure, sir. Just a minute. Tumalikod si Mark at inilibot ang paningin sa mga bisita na naroon. Natanaw niya si Rolaine na pumipili ng pagkain sa buffet. Hi. Masiglang bati ng tinig ng isang babae sa tabi ni Mark. Lumingon si Mark at halos malaglag ang panga niya sa nakitang kagandahan ng babae. Mahaba ang itim at wavy na buhok, balingkinita ng katawan
na nakasuot ng kulay dilaw na dress na hanggang tuhod. Pantay-pantay ang mapuputing ngipin at nagniningning ang mga mata na tila nakangiti rin. Hi. Nauutal na ganting bati din niya. Claire Magdalena. Tipid na pakilala ng babae. Nakaramdam si Mark ng hiya nang mapatingin sa kamay ng babae na nakalahad sa kanya. Ako naman si Mark. Mark McFadden. Saka tinanggap ang pakikipagkamay ng babae. Sir, excuse me. Ito na po yung order nyo. Nakangiting singit ng bartender. Thank you. Humarap siya kay Claire para alukin ng alak. Umiling ang babae at hindi raw siya umiinom ng alak. Bagong lipat ka rito, di ba? Tanong ni Claire. Lumagok muna si Mark ng alak bago sumagot. How did you know? Takang tanong niya. Palagi kitang nakikita na dumaraan dito sa tapat ng mansyon sakay ng kotse mo. Sa narinig ay tila may pumitik sa sentido niya. Don't tell me na ikaw ang lagi kong nakikita dyan sa bintana sa itaas. Ngumiti si Claire at tumango. Gumuhit din ang ngiti sa labi ni Mark. Hindi ka ba natatakot sa lugar na ito? Lalo na at bagong lipat ka. Dayo ka. Sabay kuha ng juice sa waiter na dumaan. Bakit ako matatakot? Titig na titig si Claire kay Mark. Parang binabasa ng babae ang nasa isip ng kaharap. Pakiramdam ni Mark ay tila siya nahihipnotismo sa mga titig na yon. Parang tumigil ang mga gumagalaw sa paligid niya. Nabalik sa wisyo si Mark nang maalala ang asawang si Jessie. Sa ganito din sila unang nagkakilala noon. Ipinilig niya ang ulo at kinurap-kurap ang mga mata. Hindi niya sinasadya na napatingin siya sa pintuan ng mansyon. Gawa sa salamin ng kalahating bahagi, kaya naman aninag ang nasa labas. Nakita niya ang matandang babae na nakatayo sa labas, na parang sinisipat ang mga bisita sa loob. Tingin niya ay parang may hinahanap na tao ang matanda. Kawawa naman si Lola. Huwag mong papapasukin ang matandang yon kahit anong mangyari, Mark. Ani Claire. Wala naman siguro siyang gagawing masama. Akala mo lang yon, Mark. Baliw ang babae na yan. Kaya makinig ka sa akin. Mataray na asik ni Claire. Okay, easy. Hindi ako nakikipagtalo. Bumuga ng hangin si Claire. Mark, may tanong ako. Ano yun? Sige lang, magtanong ka lang. Basta wag lang mat. Pinilit niyang magbiro. Naniniwala ka ba sa multo? Mahina siyang napatawa sa kanilagok ang alak. Kalokohan lang yan, Claire. Walang multo at hindi totoo yun. Sa mga takot na tao, sila ang naniniwala doon. Sigurado ka na hindi ka naniniwala? Tumingin ka rito sa paligid mo. Baka may makita ka. Sumunod si Mark sa sinabi ni Claire. Wala namang kakaiba sa paligid. Halos nagsasaya ang lahat ng mga tao na naroon. Nakita niya si Rolaine na may kausap at umiinom din ng alak. Paglingon ni Mark, wala na sa tabi niya ang kausap. Saan naman siya nagpunta? Bulong niya. Muli siyang napatingin sa pinto at nakita na nakatitig din sa kanya ang matanda na nasa labas. Bigyan mo pa ako ulit ng isa pa. Sabi ni Mark sa bartender. Habang nagmimix ng alak, napansin niya na panayang sulyap sa kanya ng bartender. May sasabihin ka ba?
Tanong niya. Nilapag nito sa harap niya ang alak na nasa baso saka nagsalita. Sir, pagkatapos ho ng party na ito, sana umalis na kayo sa lugar na ito. Napapalatak siya sa kainisang lagok ang alak na binigay sa kanya. At bakit ako aalis? Patuyang tanong niya. Sir, wag ho kayong magagalit. Yan hong katigasan ng ulo nyo ang magpapahamak sa inyo. Sabihin na nating hindi kayo naniniwala sa multo. Pero sumunod na lang ho kayo sa sinabi ni Ma'am Claire. Para sa kaligtasan nyo rin ho yan. Bumango ng kuryosidad niya. Tapatin mo nga ako. Kilala mo ba ang matandang yon? Tanong niya sabay turo sa matanda na tila pulubi na nasa labas. Matiim na tumitig sa kanya ang barista at halos pabulong na sumagot. Gusto niyo po bang malaman kung sino talaga ang matanda na yon? Oo, sige. Sabihin mo sa akin. Bakit bawal siyang papasukin na naman ang mangyari? Umayos si Mark ng upo dahil naramdaman niya na handang magkwento ang barista. Bago magsimula ay humingi pa siya ng alak na agad namang ibinigay sa kanya. Siya ho ang nanay ni Sir Ivan, yung lalaking nagsalita sa gitna kanina. Ah, nanay pala niya yan. Bakit nasa labas at ayaw papasukin? Nabaliw ho kasi yan at maraming pinatay sa lugar na ito. Ganyang itsura makakapatay? Ibig niyang bumanghalit ng tawa. Sir, maniwala ho kayo. Hindi ko naman kayo lolokohin. Hindi talaga siya maniniwala sa mga sinasabi ng lalaki. Matanda na ang nasa labas. Hindi niya lubos maisip kung paanong makakapatay ang mahinang matanda. At kung totoo na baliw nga ang matanda, kung titignan niya ay wala sa itsura. Ang totoo ay awa ang nararamdaman niya. Masasabi niyang baka nag-uulyanin na dala na rin ng katandaan. Hindi nila dapat ganito tinatrato ang mga matatanda. Dapat nga silang alagaan at intindihin. Bigyan pansin dahil karamihan sa kanila ay kailangan ng atensyong medikal. Nagpatuloy ang kwentuhan nila. Nakakarami na rin ng nainom na alak si Mark. Lumapit pa si Rolaine sa kanya at tinatanong kung okay lang ba siya na walang kasama doon. Tumango lamang siya at sinabing mag-enjoy ang babae sa party. Nang mainip ay tumayo si Mark at naisipang maglibot sa loob. Hinahanap niya ang babaeng kausap kanina, si Claire. Hanggang makarating siya sa ikalawang palapag, ay bigo pa rin siyang makita ang babae. Bumalik na siya sa bartender at muling humingi ng alak. Hindi niya maalala kung nakailang baso na siya. Umiinit na ang pakiramdam niya at tila nahihilo na siya. Tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya yon. Pare, makakahabol pa ba ako? Sobra ang traffic. Sigab. Pwede pa naman siguro. 10 pa lang naman ng gabi. Marami pang bisita dito. Tumingin siya sa kanyang relo. Eh si Rolaine. Ayun. At may kadate ng gwapong lalaki. Sabi niya sabay tawa. Nang matapos ang tawag, tinampal-tampal ni Mark ang pisngi. Napalingon siya sa pinto. Nakita niya na naroon pa rin ang matanda sa labas at matyagang nakatayo. Naisip niya na baka nagugutom na at gusto nang makakain. Tumayo si Mark at pumunta sa buffet. Kumuha siya ng isang plato at pumili ng masasarap na pagkain. Nang mapuno ang plato, ay naglakad siya papunta sa pinto. Panay ang kampay sa kanya ng matandang babae. Pagkahawak niya sa siradura ng pinto,
Tila ay isang tao ang lahat ng mga bisita na naroon na napalingon sa kanya. Wag! Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng taong naroon sa loob. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Nawala ang ingay ng pansayawang tugtog na nagmumula sa malaking amplifier. Para silang naistatwa sa kinatatayuan, habang bakas ang takot at kilabot sa mga mukha nila. Wag! Pakiusap! Wag mong bubuksan yan! Sigaw ni Claire na biglang lumitaw mula kung saan. Ano bang kinakatakot nyo? Hindi ko siya papapasukin. Bibigyan ko lang siya ng pagkain. Ngumingising sagot ni Mark. Pinihit niya ang siradura. Narinig niya ang mahinang tunog nito. Nangangahulugan na nawala ang pagkakalak nun. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Muli ay lumingon si Mark sa kanila. Nagtaka siya dahil iisa lang ang naging kilos nila. Lahat sila ay dahan-dahang tumalikod at bahagyang yumuko. Para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig at naistatwa sa kinatatayuan. Gimbal siya sa nakita at nabitawa ng hawak na plato. Gumapang ang hindi matatawarang takot at hilakbot sa buo niyang katawan. Thank you.